Handa ka na ba?
Sa bawat umaga na tayo nagigising, naitanong ba natin sa sarili natin, handa na ba tayo sa mga pagsubok na ating ma-encounter sa buong araw? Handa na ba tayo na anytime na kunin tayo ng Panginoon? Ready na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Handa na ba ang lahat para sa pagsalubong sa bagong taon? Ang bawat pagising natin sa panibagong araw ay paghahanda. Magkikit sa lahat, huwag natin kakalimutan na una natin dapat hinahanda ay kung paano tayo makakapasok sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na wala ng problema, isang buhay na wala ng karamdaman, isang buhay na kasama ang Panginoon. At ito ay yung buhay na walang hanggan. Nawa hindi nawawala yan sa everyday na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon na ipaghanda natin ang ating sarili. Sapagkat ito naman talaga ang dapat at ang katotohanan, ang paghahanda sa totoong buhay. Sa forever natin sa Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay nakiki-apartment lang dito sa lupa. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon muli. That every gazing is a blessing, unang blessing na nare-receive namin ay yung kami ay bigyan mo pa ng patuloy na buhay upang gampanan ang misyon na ipinapagawa mo sa amin. Unang sa lahat, nilikha mo kami, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran. Yan dapat ang huwag naming makakalimutan. Hindi kami nagigising sa panibagong araw upang mabuhay lamang sa mundo na pang sarili lang namin. Isa lahat, ikaw, Panginoon, ang dahilan. At dapat lamang ibalik sa iyo ang papuri. Bigyan po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Ama, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko po sa nakalipas na oras. Kami po ni Brother Ronald Doroteo, linisin mo po ang aming mga puso. Na sa mga oras na ito, ikaw lamang ang aming gustong maihayag, maipagmalaki, ang iyong kabutihan. God is good all the time. Ayaw ng Lord na patuloy tayong nabubuhay sa kadiliman. Gusto niyang lagi nating makita na sa bawat araw ang liwanag ng kanyang mga salita. Sapagkat ang Diyos ay dapat sapahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa, patuloy nating isama sa ating araw-araw na schedule ang makarinig ng kanyang mga mapagmahal at mapag-alalang mga salita. Lord, patuloy kang kumilos. Bigyan mo kami ng kababaang loob, karunungan, Panginoon, ang hinihingi namin ni Brother Ronald. At lahat ng makakarinig ng mabuting malita, nawa, dalangin ko. Ito yung una nating bigyan ng pansin, sapagkat ito ang pinakamahalagang biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga dalatipang minuto. Ikaw ang may hayag, mapasalamatan, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sambahin. Lahat ang ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog
ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang ilagay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sangkol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinatakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sangkol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong ahang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging kanta mula sa Diyos. Ngunit tutulog sa insya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong maganda at pinagpalang araw po sa lahat na makakarinig ng mabuting balita. Tunay nga po na ang Panginoon ang dahilan kung bakit pare-pareho tayo ay nakasakse ng panibagong araw. First blessing, salamat sa Diyos. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. At ngayon po ay December 29, 2020 at Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. Kung ano po yung gospel sa simbahan, dinadala po ng Panginoon yan online through Facebook Live upang sa ganun po ay tayo makapagnilay sa kanyang salita. Kasi po sa bawat araw masyado na tayong busy. No? Ino-occupy na ng mundo ang ating isipan. Kung minsan, yung mas importante na dapat ilagay sa ating isipan ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang maging gabay natin sa bawat gagawin natin. Sapagkat sinabi ng sa Bible na ano man yung gagawin nyo, gawin nyo ng magaan sa kalooban, na parang hindi kayo sa Diyos naglilingkod kundi sa Panginoon. Amen? Sabi nga isa pa yan yung walk by faith, not by sight. Sa pagising natin sa panibagong araw, sana yung buhay natin, hindi tayo umaayon. No? Sabi nga, tumigil na tayo, no? Huwag na tayo umaayon sa takbo ng mundo. Mabuhay tayo not by sight, but by faith. Yung, alam mo yon yung everyday na ginagawa mo, ang pamantayan mo na ay ang batas ng Diyos. Hindi yung batas ng tao na alam mo naman, sa tao, ngipin sa ngipin, di po ba? Pero kapag sa Diyos, talaga namang ang nasa isip natin, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi po, ito po ang ito po yung panahon ng pandemic na kung saan dapat higit sa lahat, binibigyan na natin ng puwang sa puso natin ng Panginoon. Amen? Kasi itong pandemic na to, nobody, kahit yung pinakamayamang bansa, hindi nila naisip na darating to,
itong pandemic na to sa taong 2020. Lahat tayo hindi nakapaganda. Gobyerno, pamilya natin, simbahan, lahat tayo nagulantang ni coronavirus. Pero alam mo, napakabuti ng Diyos. Sabi niya, lagi nating narinig yan na, Jesus will come anytime, anywhere, parang magnanakaw. Kayang-kayang gawin ni Lord dyan, no, isang kisap mata lang. Pero napakabuti ng Diyos. Binigyan lang tayo ng warning. O, teka muna, binigyan ko muna itong warning itong mga anak ko, no? Matitigas ang ulo, diba? So, diba, nagkaroon ng quarantine, nag-stay at home tayo, nagkaroon tayo ng chance na makasama ang ating pamilya, no? Busy-busy tayo, no? Kulang ang time kay anak, kay asawa, ngayon, andyan. Binubuo ng Diyos ang ating pamilya. Ang tanong, kamusta na? Matatapos na ang 2020. Nagsimula ang pandemic March, December na ngayon. Kumbaga sa babaeng nabuntis, kabuwanan na niya ngayon. So sana po bago matapos ang 2020, bago pumasok ang 2021, nakapaghanda na tayo. Amen. Sabi ko nga, ang buhay, every gising is a blessing, every gising paghahanda. Pero ang gustong-gusto ni Lord na unang hinahanda natin, yung ating sarili, paano natin maibabalik sa Kanya? Yung kahapon, yung mga biyayang binigay niya, yung mga kinain natin, nakita natin yung anak natin, napangiti tayo, nakita natin yung, hindi ba? Pwede ba yung receive lang na tayo ng receive kay Lord? Kailangan may balik tayo sa Kanya. Sapagkat napaka-iksi lang ng buhay. Sobrang iksi. Ang bilis. Ang bilis. Amen. Huwag sana tayong abutan ng ating kamatayan na pagdating ng Panginoong Jesus na hindi handa. Kaya dapat wag nating kakalimutan na isama sa ating 24 hours na ibinibigay ng Diyos ang makinig sa gospel. Kasi ang gospel, hindi lang naman po Sunday pinapakinggan. Everyday po. Sa simbahan meron yan. Kaya salamat sa Panginoon kahit dito po sa Facebook Live, sama-sama po tayo makakapagnilay. Ito po ay pagkain ng ating espiritu. Spiritual life, hindi lang physical life. Kakamustahin ni Lord, kamusta na yung spiritual life mo? Kaya po tayo hindi makasunod sa mga utos ng Diyos. Kaya tayo patuloy pang nakakadena sa ating mga kahinaan, nagkakasala. Kasi yung pinaka-basic na utos ng Panginoon, hindi natin nasusunod. So, paano pa natin masusunod ang buong kautusan? At ano po yung basic? Bigyan ng Diyos na higit sa lahat, buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Pero sad to say, ang dami po sa atin, na ang dami ni Lord kahati sa puso, sa isip, sa lakas, pati sa kaluluwa. Amen. Ito po ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya po sa atin. So ngayon pong araw nito, kamukha po nang dinig nyo na gospel, no? Ito yung tungkol sa mula kay San Lucas, chapter 2 verses 22 to 35. Tungkol po sa dinala si Jesus sa templo. Amen. Alam niyo naman pa, pag tayo ay nakakarinig ng gospel, minsan parang dating sa ating kwento yan, pero hindi. Meron niyang mensahe sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, pag nakakinig tayo ng ganito, ito po'y pagninilay sa bawat isa. Kahit ako po'y nagsasalita, o kahit yung guest ko nagsasalita, kahit kayo nakikinig, pinagninilay po tayo ng Panginoon. Sapagkat kahit pa ulit-ulit ang gospel sa loob ng isang taon, meron at merong bago yan na mensahe sa atin. Amen? So, sa ngayon po, naku po, kahapon kasi tungkol sa mga bata, no? Kung nakinig ko po yung kayo ng gospel kagabi, tungkol doon sa mga pinapatay ni Herodes, yung mga baby, walang kamuwang-muwang pinapatay, no? So, ibig sabihin pala, nung isinilang ang Panginoong Jesus, may mga sanggol, mga walang malay na sanggol na nag-alay ng buhay para sa Panginoon, di po ba? Kasi itong si Herodes talagang napakasama ng ugali. At naalala ko na naman yung news na tatay na pinatay yung kanyang mga babies, no? 1-year-old and 3-year-old po yata yun. Pinatay niya sarili niyang anak, pati yung asawa niya biligte. So, diba? Ang dami po palang Herodes ngayon dito sa mundo. Kaya kailangan kumapit tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ang nagahari ngayon sa mundo, ang pride ng tao. Kaya ang tao ngayon, madaling magalit eh. Pag natatouch yung pride eh. Kaya kailangan magkaroon tayo ng kababaang makinig sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa mga oras ito, naniniwala ako na live ang Holy Spirit.
So, kailangan lang natin magkaroon ng pusong bata. Wala ditong matalino, mayaman, wala. Lahat tayo nasa presensya ng isang Diyos na banal na tumatawag sa ating mga makasalanan. Kaya ka nakakarinig ng mabuting balita ngayon kasi ikaw at ako, tayo yung isang tupa na nawawala sa isang daan na hinahanap ng Panginoon. Amen. So, subukan po natin i-contact si Brother Ronald Doroteo. Siya po ay magbibigay ng reflection niya at marami po tayong matututunan kay Brother kasi talagang nag-aral siya ng salita ng Panginoon at the same time sinasabuhay niya ang salita ng Diyos. So tayo po ay makinig sa kanya. Yan, i-contact ko na po siya. Yan. So sana po magkaroon tayo ng desire lagi. Alam niyo kasi isang kagalakan ang makarinig ng mabuting balita. Kaya nga mabuting balita eh. Good morning po, brother. Magandang umaga po, sister. Ay, magandang umaga po. Maraming pong salamat muli. Pangalawang beses na pinibigyan mo ang ating Panginoon na gamitin ka upang ipahayag ang mensahe sa Tuesday Gospel. Amen po. Amen. Apo. So, live na po tayo ngayon. Pwede po na kayong magsimula sa pagbabahagi ng inyong reflection for Tuesday Gospel. Amen. Pwede na po tayo magsimula, brother. Hello, sister. Magandang umaga po. Opo, naririnig niyo po ako. Yun po, lumakas na po. Kanina po, medyo mahina po. Oo, ganun po talaga signal eh. Anyway, salamat sa pangasabi ko po. Pwede na po kayo magsimula sa pagbabahagi nyo ng Reflection for Tuesday Gospel. Maganda naman po ang aking dating, sister. Ay, napakalakas po. Parang katabi ko lang kayo. So, magandang araw po sa inyong lahat. Pakisabi po sa inyong mga sarili, maganda ako. Ay, naku, napakaganda ko. Yan din po mga kasama natin, kung nasaan man tayo, maganda ka. Yes. Pwede po tayong maganda tayo. Maganda tayo. Bakit tayo maganda? Kapagkat ang Diyos ng kagandahan ang lumika sa atin at tayo ay gawangus niya. Kaya tayo ay maganda. Amen. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng pagdiriwang ng Pasko ngayong araw ng Martes, Disyembre 29. Ang Pasko ay nagsisimula sa letrang P, kaya mahalaga ang P sa Pasko. Sapagkat kung wala ang P, hindi mabubuo ang salitang Pasko. Ang Panginoon. Amen. Ngayong araw ay pagninilayan natin ang Ebanghelyo mula kay San Lucas patungkol sa batas ni Moises at ang pagsunod ng pamilya ng Panginoong Hesukristo. Siguro, kung sa atin ito mangyari, baka sabihin natin, bakit tayo susunod? Ipanginoon itong anak natin. Merong self-entitlement. Ngunit sa katauhan ni San Jose at Inang Maria, sila ay naging masunurin. Sila ay nagpatala. Ngayong araw na ito, nais kong bigyan ng pansin at diin ang salitang batas. Sa totoo lang, ang dami-dami nating batas sa lipunan, sa ating pinagtatrabahuan, sa ating mga paaralan. Ngunit, tila bagang hindi pa rin natin nakukontrol ang ating kapaligiran. Bakit kaya hindi pa tayo natututo? Hindi tayo natututong sumunod? Kung titingnan natin, mukhang wala namang problema ang ating batas, kundi sa mga tumatalima sa batas. So nakikita ko po, isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo natututo ay ang kawalan ng pakikinig. Kaya di natin naunawaan. Kaya hindi natin nasusunod. Kasi hindi tayo nakikinig. Kaya nga ako bilang isang guro, kapag maingay ang klase, sasabihin ko, guys, can you please lend your ears to me? Pahiram naman ang tainga ninyo. Minsan pag hindi sumunod, nagpapa-exam ako. Surprise!
Ayun. Maraming bagsak. Kasi hindi marunong makinig. Para sa ating mga pamilya din, no? Kaya nagkakahiwalay ang mga mag-asawa kasi ayaw makinig sa isa't isa. Kaya hindi nagkakaunawaan, away ng away, hindi nariresolba. No? Parang katulad din ng mga batang ayaw makinig. Kaya nagkakamali, nabubuntis ng maaga, nagiging drop out, o kaya nagkakasakit, no, sa kakapuyat sa online games. At yung mga magulang naman na ayaw makinig sa mga anak, ayun, na yung mga rebuilding anak. Kaya sa pagkakaibigan, sa magkakapatid, madalas ang di pagkakaunawaan kasi ayaw makinig. Kahit sa ating lipunan, ang gulo-gulo kasi ayaw makinig sa mga protocols, lalo na sa quarantine protocols, no, at sa iba pang batas. Kaya naman may sakit na lumalaganap kasi di tayo nakikinig sa batas ng kalikasan. Ayaw makinig. Kaya balikan natin kung bakit sumunod ang pamilya ni Jesus. Kasi nakinig sila. Ngayon, ano ang tunay na pakikinig? Alam niyo, sabi ng idol ko, si Reverend Father Enrico Gonzalez, ang Diyos ay naririyan sa lahat ng lugar, ngunit hindi mo maririnig sa lahat ng lugar. Halimbawa, pag pumunta ka sa Divisoria, nandoon ang Diyos. Kaya lang, ano maririnig mo? 20, mura-mura lang si kwenta. Ayun, ang Diyos ay naririyan sa lahat ng lugar, pero hindi mo maririnig sa lahat ng lugar. Kaya nga may simbahan upang marinig natin ang tinig ng Diyos at matuto tayong sumunod. Alam ninyo, ang pakikinig ay dapat dalawang tenga upang pumasok ang mensahe sa ating kukote, no? Na dapat nating matutunan. Kung ang isang tenga lang ang ginagamit natin, maaaring lalabas ang mensahe sa kabilang tenga, kaya kailangang dalawa. Kapag ang dalawang tenga na yan ay pinagdugtong mo, tingnan mo yan. Yan ay magiging hugis puso. Ang ibig sabihin, ang pakikinig ay nilalagay sa puso sapagkat nasa puso ang pagmamahal na magbibigay buhay sa napakinggan. Pagmamahal ang dahilan ng lahat. May kasabihan nga, above the law is the law of love. Ang pinakamataas na batas sa mga batas ay ang batas ng pagmamahal. Kasi ang lahat ng batas ay dapat nagmula sa pagmamahal. Yan ang dahilan kung bakit ang Inang Maria at si San Jose ang kautusan ni Moises ay kanilang sinunod. Dahil sa pagmamahal sa Diyos Amang, nagputos kay Moises na ibigay ang kautusan na yon. Ngayon, maaari nating itanong kung ano ang sukatan ng pagmamahal. Maaring sabihin natin ayon sa pagsunod, ayon sa pag-aalaga, at ayon sa oras ng ginugugol. Ang hirap sa mundo, lahat sinusukat, sinusukat kung magkano ang kita natin sa negosyo, sinusukat ang ating posisyon sa trabaho, o kaya naman ang ating natapos sa pag-aaral upang maibigay natin ang pagmamahal. Mga kapatid, hindi sinusukat ang pagmamahal katulad ng Inang Maria, hindi sinukat ang pagkatao ni Moises na bumaba ng kautusan, bagamat inalima ito. Kaya ang taong mapanukat ay nawawala ng pananampalataya at pagmamahal. Ayon nga kay Santo Tomas, ang sukatan ng pagmamahal ay ang pagmamahal na walang sukatan. Tama, ang nagmamahal ay hindi nagbibilang
kung ilan na dapat ang naibibigay natin dahil tayo ay naging mabuti. Dahil yun ang kabutihan. Ang nagmamahal, hindi tumitingin sa antas ng tao upang mahalin, igalang at sundin. Sapagkat ang kanyang paningin, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos at paitay-bantay ang karapatan sa lipunan. Kaya nga, sa kabibilang natin ng ating naibigay at ang dapat para sa atin, minsan na-stress na tayo at tayo ay pumapangit sa kakabilang ng mga iyon. Ngayong Pasko at magbabagong taon, ano ang estado ng PIMO? Estado ng pagmamahal mo. Papalayain mo na ba siya? Papasukin mo na ba siya sa puso mo? Patawarin mo na ba siya? May tatlong P ang nais ko bigyang diin ngayon. No? Maaring isali natin ito sa ating mga pangako ngayong bagong taon mula sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang unang P ay pag-alala. Inaalala natin na mahal tayo ng Diyos, kaya marapat lang na magmahal tayo ng iba, lalo na sa nangangailangan. Yan ang tunay na pag-alala sa kapanganakan ng Diyos. Inaalala ang kanyang mga anak na ating mga kapatid. Ang pangalawang pipo ay pagbubukas. Hindi po ito pagbubukas ng mga taan. Ito ay pagbubukas ng upang papasukin ng Panginoon. Paano? Pagbubukas ng puso upang magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa iba na magbago, no, kasama ang ating mga sarili. Buksan ng ating mga sarili sa pagbabago tungo sa pagpapakabanal. Ang pangatlong pipo ay pagbibigay. Kaya tayo unang binigyan, no, ngayong Pasko, sapagkat mayroon tayong misyon na magbigay sa iba. Ang Pasko ay pagbibigayan, katulad ng pagbigay ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo ay iligtas. Kaya nga ang Pasko ay bigayan ng 13-month pay, mga bonus at mga regalo. Kaya lang minsan nakakalungkot kasi kung sino pa ang nagbibigay sa atin, yun pa ang ating pinagdadamutan, ang Diyos at ang ating simbahan. Bilang isang isang pamilya ng iisang Diyos, inanayahan ko po kayo na magpasalamat, no, sa na kayo ay may pamilya, no, bilang isang pamilya ng Diyos. Walang Pasko kung wala ang pamilya sa puso natin. Ang Pasko ay pagsilang ng pamilya sa pamamagitan ng pagtanggap ng Inang Maria at San Jose sa Panginoong Jesus. Kaya sa kabila ng lahat ng pagsubok sa atin, do sa atin sa bawat isa, manatili tayo sa ating pamilya. Sa bawat pagkadapa, sa bawat pagsikat, at sa bawat kakulangan, mayroon tayong pamilya na masisilungan. Ito ay pa sa material at karangalan na ating natatanggap. Kaya manatili tayo sa ating pamilya sapagkat hanggang sa huling hantungan, tayo ay ihahatid ng ating pamilya na ating minahal. Masaya ang Pasko kung ang Diyos ay nasa pamilya natin. Salamat sa regalo ng pamilya. Salamat sa Diyos. Katulad ni Simeon, maari na siyang mamatay dahil natagpuan na niya ang Panginoon. Ibig sabihin, mission accomplished na siya. Sabi nga ni Sister, handa ka na bang mamatay? Handa ka nang mamatay kung natagpuan mo na ang Diyos. Ngayon, sa pagpasok ng bagong taon, angarin natin na makatagpo natin ang Diyos, no, katulad ni Simeon, upang tayo ay maging panatag, maging payapa, at maging malugod sa ating mga misyon.
para masabi natin na handa na tayo. Handa ka na ba sa taong 2021? Paano maging handa? Tagpuin ang Panginoong Hesukristo katulad ni Simeon. Panginoon, turuan mo kami makita ka. Turuan mo kami makinig at tumalima sa iyo upang maging mapayapa, maligaya at banal ang aming bagong taon. Salamat po, banal na pamilya, Jesus, Maria at Jose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa inyong tiwala na upang ako ay magbahagi sa inyong palatuntunan sa Facebook Live kay Sister Angelica at sa lahat ng kanyang mga followers at nakikinig ngayon. Sa muli, ito ang inyong lingkod, ang lingkod ng Diyos mula sa Iris Interfaith Services, bumabati ng isang magandang umaga at isang banal na bagong taon. Ito si Brother Ronaldo F. Doroteo na naniniwala sa pananampalataya may himala. Amen. Purihin ang Panginoon. Tama po yun. Laging may himala. Lalo na pag nakikinig tayo ng mabuting balita, nagpe-perform, nag-execute ng himala ang Panginoon po, diba? Opo, sister. Kasi po, ang salita ng Panginoon, di lang po information eh. Transformation. Amen. So, maraming po salamat, Brother Ronald. Sa Diyos po ang papuri. Amen po. Ayan po si Brother Ronald Doroteo. Amen. So, ako naman po, ang nakita ko naman pong pagninilay sa binasa, narinig nating gospel, eh, kung titingnan nyo po yung aking poster invitation, no, nagpo-post ako laging sa aking face, sa aking timeline, at nilagyan ko po yung hashtag, pwede na akong mamatay. Parang ano, no? Sabi mo siguro, pwede ka nang mamatay, eh, eto na nga, inaalala natin pagsilay ng Panginoon, eh. Ibig po sabihin, no, meron yung spiritual na meaning sa akin. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Sino ba namang hindi? Hindi po ba? Kaya lang, kamukha ni Simeon doon sa mabuting balita, nung makita na niya ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, pwede na akong mamatay. Amen? Kasi nakita na niya yung Panginoong Jesus, yung magliligtas sa sangkatauhan. Amen po. Kaya sa buhay natin, pinagdidilay tayo ng Panginoon, nakita na ba talaga natin ang totoong meaning ng Christmas? Nakita na ba talaga natin ang katotohanan sa mga salita ng Diyos? Handa na ba tayo anytime? Kasi walang makapagsabi. Huwag natin pagmalaki na, ang dami kong pera, bata pa ako, hindi pa ako mamamatay, no. Minsan maglakad ka lang sa loob ng CR, nadulas, na bago kong ulo, patay. Diba? Ang kamatayan ay walang sinasanto. Anytime. At hindi lang yon. Jesus will come anytime. Parang magnanakaw. Eh, paano kung halimbawa sabihin ng ibang tao, lagi ko nang naririnig yan, sa ninuno ko pa, naririnig ko yan, Jesus will come anytime. Eh, salamat tayo sa Panginoon. Hindi pa dumadating. Binibigyan pa tayo ng pagkakataong magbalik loob sa Panginoon. Amen. Pero magnilay tayo sa buhay natin ngayon. Pwede na akong mamatay saan? Hindi lang yung physical, kundi pwede na akong mamatay sa aking mga kasalanan. Dapat pinapatay na natin ang mga kasalanang naririto sa puso natin. Gayong nakita na natin, naganap na ang Old Testament, naganap na ang New Testament, kitang-kita natin kung ano ang kalagayan ng Panginoong Jesus sa buhay natin sa pananampalataya. Nakita natin, sabi nga, nung sermon sa bundok ng Panginoong Jesus, anong sabi niya? Mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Siguro kaya hindi natin makita ang Panginoon kapag tayo ay nasa panahon ng pagsubok kasi iba ang nakikita nating solusyon sa mga problemang meron tayo ngayon. Kaya siguro may mga taong natatakot pang mamatay kasi hindi pa sila handa. Baka natatakot sila, ayaw ko munang mamatay, baka mapunta ako sa impyerno, ganyan, ganyan. Ayaw ko pang mamatay kung yung pamilya ko, maliliit pa yung anak ko. Eh, hindi ganun ang kalakaran ng mundo eh. Di po ba?
May mga tao nga na namamatay na maliliit pa yung mga anak nila. May mga tao na namamatay na naglilingkod sa Panginoon pero namatay. Amen? Ang kamatayan talagang nandyan yan eh. Kaya dapat yung pinaghahandaan. Hindi yung, mamamatay ako, kailangan makumuha na ako ng memorial plan. Kailangan handaan na lahat yan. Yung initsyo ko, kabaan ko, susutin ko. Parang wala ng problema yung pamilya ko. Hindi masama yon. Pero ang hindi gusto ng Diyos, yung naghahanda ka dito sa mundo, pero yung totoong mundo, ang langit, hindi natin pinaghahandaan. Amen. Nakita natin sa gospel na ang banal na pamilya, si Jose, si Mama Mary, sinusunod nila. No? Sinusunod nila ang mga mensahe ng Panginoon pag sinabi ng ama na sa pamamagitan ng anghel na, Maria, ikaw ang magiging ina ng Panginoong Jesus. O ikaw, Jose, huwag kang matakot. Kasi naglilihi si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O pag sinabi na, umalis na kayo dito, pumunta kayo sa Egypto kasi papapatay ang mga batang maliliit. Kasi nai-insecure si Herodes na may papalit sa kanya bilang hari. Akala niya, pag pinapatay niya yung mga maliliit na sanggol, talaga naman na, hindi na mapuputol ang kanyang paghahari. Hindi niya alam, tao lang siya. May katapusan yung kanyang paghahari. Sa buhay po natin, sabi ko nga, pag nakikinig po tayo ng mabuting balita, hindi lang po information, kundi transformation. Actually, this hour, itong minuto na to, hindi natin nakikita ang Panginoon, pero nandito siya. At nag-perform siya, nag-execute siya ng himala. Sapagkat hindi kontento ang Panginoon na noon na nagpapagaling lang siya ng pilay, nakakalakad, bulag, nakakakita, yung mga naalihan ng demonyo, hindi lang yun eh. Kasi pagkatapos siya napagaling yung mga tao noon, di ba nagpapasalamat at nagpupuhay sa Panginoon? Eh sa panahon natin ngayon, dapat ganun po tayo. Di bang nakikita natin yung ating karumihan sa salita ng Diyos? Kasi yung salita ng Diyos, yan ang maglilinis sa atin eh. Yan ang totoo. Maraming kasinungalingan dito sa mundo, lalo na kapag tayo ay nakikinig sa mga television, mga drama-drama dyan, mga, hindi ba? Kaya kung tayo ay nakatuon lang sa mundo, kawawa tayo. Sabi po ng Bible, buong buhay mo, gumising, kumain, matulog, magtrabaho, mangarap, ikaw lang pinakakawawang tao sa buong mundo. Kasi hindi yan ang unang dapat nating tinatrabaho. Tayo nilikha ng Diyos para paglingkuran ang Diyos. Unahin ang Diyos. Seek first the kingdom of God. Sapagkat yung anak mo, yung asawa mo, ganun ka mang kamahal niyan, iiwan tayo. Una-una lang. At ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kayamanan, hindi tayo ililigtas niyan patungong langit. Baka sa impyerno pa tayo dalhin niyan eh. Amen. Hindi maramot ang Panginoon. Masarap mabuhay sa mundo. Masarap i-enjoy ang mundo. Pero kasama ang Panginoon. Kung ina-enjoy lang natin, nasabi ngayon, nasa iyo na ang lahat. May kapalit naman ang kaluluwa mo. Anong kabuluhan? Kaya dapat kamukha ni Simeon. Nakita ko kasi kay Simeon doon sa karakter ng gospel ngayon. Nakita ko sa kanya yung pwede na akong mamatay. Sa buhay ba natin ngayon? Masasabi ba natin na buong puso na, Lord, anytime pwede na akong mamatay. Sa aking kasalanan? Yeah, yun nga sinasabi ko, no? Patayin mo ang mga kasalanang naglalayo sa'yo sa Panginoon. Sabi nga handa ang espiritu, ngunit mahina ang laman. At sinong papatay sa mga tawag ng laman? Ang Espiritu Santo. Amen. Dami ng masamang balita ngayon, kapatid. Di po ba? Ama, pinapatay ang mga baby niya. Asawa niya, binibigti, polis, pinapatay ang mag-ina, iba na. No? Ang mga tao ngayon, handang pumatay dahil sa pride. Handang pumatay dahil sa galit. Handang magpakamatay dahil sa depression. Bakit? Sapagkat hindi nakahanda ang kanilang puso sa Panginoon. Yes, ang dami nating pinagdaan ng pagsubok tong 2020. Pero huwag nating kakalimutan, kapag dumadating sa atin ang pagsubok, andyan ang oportunidad para mas makasama natin ang Diyos. Kasi pag walang pagsubok, happy-happy lang, diba? Huwag po tayong pakampante. Bawat salita ng Panginoon, lalo na sa gospel, pag narinig natin na kamukha limbawa ng gospel na
ang Panginoon ay darating parang magnanakaw. Hindi natin alam kung anong oras o kung anong araw. Seryosohin natin yun. Huwag tayong pakampante. Kasi isa lang itong kaluluwa natin eh. Isa lang to. Wala nang take two to. Kapag namatay tayo, wala nang take two na sabihin, oh Lord, balik mo ako sa mundo. Magbabalik loob na ako, Lord. Makikinig na ako sa salita mo. Tutulong na ako sa aking kapwa. Batid ng Diyos ang nasa puso natin. Alam ng Panginoon kung tumutulong tayo sa kapwa, kung malinis ang ating hangarin o pang sarili lang natin. Wala tayong maitatago. Pero ang mabuting balita, kahit gano'ng kasama ang isang tao, hanggat nabubuhay siya, pwede siyang magbalik loob sa Panginoon. Amen. Naalala ko sa krus ng Kalbaryo, di ba? Tatlong krus. Ang Panginoong Hesus nasa gitna, dalawang magnanakaw. Anong sabi ng isang magnanakaw sa kanya? Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. At anong sagot ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Lahat ng kasalanan ay mapapatawad. Lahat. Maliban lang, di ba, sa isa, yung pagpapakamatay. Yung suicide po, talaga wala nang kapatawaran niya. Kasi, pinatay na natin ang Espiritu Santo. At wala naman taong nagpakamatay na pagkatapos mamatay, humingi ng tawad. Lahat po tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging handa. Napatayin natin ang ating mga kasalanan, yung mga kasalanan pagiging maramot, pagiging yung kasalanan pangangalo niya, yung kasalanan pagmumura. Patayin na natin yan. Kasi isinilang na ang Panginoong Hesus para ipakita sa atin na ang Panginoong Hesus, ang buhay, ang daan, ang katotohanan. Amen. Patayin na natin yun. Yung mga gawa ng daman at ang papatay dyan ay Espiritu Santo. Amen. Tandaan natin pag gumagawa po tayo ng kasalanan, hindi po Holy Spirit ang nananahan sa atin. Bad Spirit. Kapag nanonood ka ng mga pornografiya, sa palagay mo ba yung Holy Spirit ang nasa templo ng katauhan mo? Hindi. Bad Spirit. Kapag nagagalit ka ba, sa palagay mo, Holy Spirit? Hindi. Bad Spirit. Diba? Kaya nga mga tao, sa sobrang init ng ulo, dumadampot na lang ng baril at pumapatay eh. Nalulukuban ng demonyo. Hindi lang isa, marami. Eh, yun po yung iwasan natin. Amen po. Sapagkat ang ino-offer ni God is buhay na walang hanggan. Masarap po. Pagsamasamahin mo ng kayamanan sa buong mundo, ikaw na pinakasikat sa buong mundo, nasa yun ay kapangyarihan. Baliwala yan sa Panginoon. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso. Amen. Sana mag-value natin ang buhay na ipinag... Kasi alam nyo, sabi ng Panginoon, the more na mapagkakatiwalaan kita sa maliit na bagay, bibigyan pa kita ng mas malaking bagay na ipagkakatiwala ko sa'yo. Kung binigyan ka ni Lord ng kakayanang tumulong sa tao, gamitin mo ang kayamanan mo, ang pera mo, to help others. Amen. Yun ang gift sa'yo ng Lord eh. Tanong ng Panginoon, anong gusto mo? Lumapit sa'yo ang pulubi, mamili ka. Magbibigay ka sa pulubi o ikaw yung maging pulubi? Amen? Ano pa ibig sabihin nun? Huwag po tayo maramot sa ating kapwa. Amen? Kapag tayo ay may kakayanan, di ba, may talent ka, may skills ka, pwede kang magturo ng libre sa mga taong walang pambayad, di ba, doktor ka, di ba? Ibigay mo. Kasi ibigay sa iyo ng Diyos yun eh. Alam niyo po, isa sa mga karunungan na nagmumula sa Diyos, amen? Alam niyo kung ano yun? Yung araw-araw, wala kang ginawa, wala kang inisip, ano ba yung mabuti kong magagawa para sa aking kapwa? Sapagkat anuman ang ginawa natin sa ating kapwa, maliit man, masama, malaki o mabuti, ginawa natin diretso sa Diyos. Kaya pag minura natin yung ating kapwa, ang Diyos ang minura natin. Alam niyo po, tayo pare-pareho tayong makasalanan eh. Kaya huwag po tayo magtanim ng galit sa ating kapwa. Pwede po natin ikamatay yan. Meron mga taong sa sobrang galit na high blood patay. Meron mga taong sa sobrang galit na papatay. Meron mga taong sa sobrang, di po ba? Pero, sabi nga, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Matakot tayo sa mga pumapatay sa espiritu. Amen po. Kaya isama po natin sa Tuesday gospel na pagninilay natin ang katanungan, handa ka na bang mamatay sa iyong kasalanan?
Handa ka na bang mamatay anytime nang walang takot, na may peace, may kapayapaan sa puso mo na nagampanan mo yung unang ipinapagawa sa atin ng Panginoon ang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Sabi nga, ang pagsunod sa Panginoon, pagtalikod ng lahat ng bagay, pagpasan ng krus, at pagsunod sa Panginoon. Amen. Yung bang ibis katakutan mo ang kamatayan, pinananabikan mo. Sapagkat yun na yung pagkakataon para makasama natin ang ating Ama. Amen. Ang kamatayan ay katotohanan. Pero kamukha ni Simeon, nakita niya ang Panginoon at tagapagligtas. Sana tayo din sa Paskong ito, nakita natin ang totoong meaning ng pagdating ng Panginoong Hesus, ang pag-aalay ng kanyang buhay, at tayo ay nasinabi na, Lord, handa na akong mamatay para sa'yo. Handa na akong tumanggap ng mga pag-uusig para sa'yo. Handa na akong magpalaganap ng mabuting balita para sa'yo. Mamatay ako sa sarili ko, sa physical ko, mga kahinaan, pero mabubuhay ako kasama ka. Alam niyo po yun, habang namamatay ka sa iyong mga kasalanan, hindi mo napapansin, nabubuhay ka ang iyong espiritu sa piling ng Panginoon. At yan po ang katotohanan ng buhay. Masyado lang po tayo napapa-apekto sa nangyayari sa mundo. Hindi po lahat ng ginagawa ng tao ay dapat nating purihin, tama, same-sex marriage, divorce, abortion. Hindi porke ginagawa ng lahat tama, kaya nga kinakailangan na tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon na kahit alam na natin, ang Diyos ay nagpapaalala. Lagi tayong hinahanap. Sapagkat ang Diablo, nagdodouble, nagtitriple time. Hindi siya papayag na makarinig ka ng mabuting balita. Amen? Ang gusto niya, yung isip mo, wala dyan. Kasi sabi nga, sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. Amen? So, yan po itinatanong sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Handa na ba akong mamatay sa aking mga kasalanan? Sana sa pagpasok sa 2021, patay na yan, nilibing na. At ang ating mga kasalanan, pagpatay na, huwag na muling bubuhayin, ha? Ano ibig ko sabihin? Eh, pinatay mo na nga yung bisyo mo, eh. Maya-maya, after 1 week, binubuhay mo na naman. Parang multo mo bumabalik. Pag pinatay mo na yung kasalanan mo, ilibing mo na. At mabuhay sa'yo, ang Panginoon. Pag pinatay mo na yung pagiging mainggitin, yung pinatay mo na yung hindi ka nagpapatawad, may kapalit yun, nabubuhay sa iyo ang pagpapatawad, nabubuhay sa iyo ang pagiging mapagbigay. Yun ang mabuhay sa atin si Kristo. Amen po. Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Sa ngala ng Ama't na Anak na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na lagi mo kami binibigyan ng buhay. Jesus is the living water. Jesus is the bread of life. Ang pagkain espiritual ang higit na kailangan namin sa bawat araw. Sapagkat ang physical na katawan namin, likas kaming makasalanan, Panginoon. Pero ayaw namin magpatuloy sa ganitong kalagayan. Salamat. Salamat sa isang perpektong anak ng Diyos na ipinagkaloob mo upang ipaalala sa amin na napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang lahat. Perpekto siyang Diyos, pero nakaranas siya ng pag-uusig, ng panglilibak, nakaranas siya ng mga tukso, nakaranas siya ng kamatayan sa krus. But the good news, pinagtagumpayan niya lahat yun. At ano ang susi? Ang kanyang pagsunod sa Ama. Kaya tayo, mapagtatagumpayan din natin ang lahat. Bukas na bukas ang pinto, maluwag ang pinto, maluwag, no? Ang pinto patungo sa kapahamakan at maraming tao ang pumunta doon. Ang papunta sa langit, makitid, makipot ang daan. Pero yun ang tamang daan patungo sa buhay ng walang hanggan. Lord, dalangin ko po ang aking mga Facebook friends na may karamdaman. Si Sister Angel Cunana may brain tumor. Si Brother Carl Nathan may leukemia. Si Sister Leia Calma may COVID. At lahat na po ng mga may sakit. Kapag, Lord, ito po yung mga time na mahirap magkasakit sa panahon ito. Pero lagi kang may dahilan sa bawat pagsubok. Nawa lagi lang namin buksan ang aming pagtitiwala sa iyo. Marami kaming questions sa aming isipan na tanging ikaw lang ang makakasagot. Lord, maraming pong salamat.
Maraming maraming po salamat sa pagpapaalala nyo na handa na ba kami? Handa na ba kami? New Year resolution namin ay patayin yung mga galit sa puso, pagiging maramot, pangangalo niya, lahat na ng kasamaan, patayin namin yan upang ikaw, Lord, ay patuloy mabuhay sa aming pagkatao. Manalangin po tayo, isang panalangin tinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakainin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming masala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintuhan sa tukso, adyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng mahat na anak, Espiritu Santo. Amen. Greet ng Panginoon. Amen. Alam po nyo, personal sharing po, no? Simula po na talagang sineryoso ko ang Panginoon. Ang sarap. Parang dahil ko pa ang pinakamayamang tao sa mundo. Bakit? Sapagkat kapag ka nasa Panginoon ka pala, mas makikilala mo pa siya. Parang mag-asawa yan eh. No, mag-boyfriend, sige, gaganda na mga pinapakita, no? Pero pag nasa isang bubong na, ayan na, bukuhan na ng mga masasamang ugali. Ganun din sa Panginoon. Kapag ikaw ay pumasok, nakipag-love story sa Kanya, eh, madidiscover mo na sobra, sobra-sobra ang kabutihan ng Panginoon. Magiging simple na lang yung mga gusto mo sa buhay. Yung bang nakakain ka, thank you Lord. May araw nakatuyo ka ng damit, thank you Lord. Hindi ba? Nagkakaroon ng contentment. Ayun, nagkakaroon ng contentment sa buhay. At saka, ang sikreto ng buhay pala is pagpapasalamat. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Pag may pagsubok, salamat Lord, kakayanin ko 'to sa tulong mo. Salamat Lord, 'di ba? Kasi pag puro tayo, thank you, nagsasarado ang pinto ng pagre-reklamo. Amen po. So bukas po, December 30, 2020, Wednesday Gospel, ang makakasama naman po natin ay si Brother Ed Villacorte. Amen. Nawa, muli, kayo nakasama ko. Actually, ito pong The Word of God Daily Gospel, tuwing alas 8 po ito talaga ng gabi. Kaya lang po ako nag-umaga ngayon kasi si Brother Ronald, di po siya pwede ng gabi. So, pero alas 8 po ito ng gabi. Gabi-gabi yan. Yan. Sama-sama po tayong magnilay ang salita ng Panginoon. Amen? Kahit online lang. Di po ba? Alam nyo, kapag tayo po ay nagbibigay ng oras sa salita ng Panginoon, mapalad po tayo. Bakit? Pakadami kayang tao sa mundo. Bakit ka nakikinig ngayon ng salita ng Diyos? Di ba? Grabe ang mundo. Nagbabiral ang mga sex scandal. Nagbabiral ang mga kung ano-ano. Pero pagdating sa salita ng Diyos, di nagbabayad. Nakakalungkot. Pero mapalad tayo. Di po ba? Binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Amen. So maraming maraming po salamat. Nawa bukas, alas 8 ng gabi, makasama ko po kayo. Mas masarap po makinig ng live. Ngayon, kung di naman kayo makarinig ng live dahil may oras, may trabaho kayo that time, pwede naman po kayo pumunta sa aking YouTube channel, Angelica Dorbe. Mag-subscribe po kayo para makapag-live naman po ako sa YouTube channel ko. And kasi sa ngayon, sa Facebook lang ako nakakapag-live. Kasi nga, kailangan ng subscriber sa maraming subscriber sa YouTube. At maraming maraming salamat. Ito pong tandaan natin, ho? Sa bawat oras na umaandar sa ating buhay, ang kamatayan ay lagi nandiyan. Kaya kailangan maging handa po tayo. Sabi nga ay maraming nauna na nahuhuli na nauna. Dapat pagdating kay Lord, lagi tayong una. Diba? Inuuna ang gagawa ng kabutihan, inuuna ang pag-ibig sa Diyos. Di po ba? Upang sa ganun pagdating ng Judgment Day, pag binuksan na ni Lord yung Book of Life, tatawagin niya, wow! Brother Ariel Manalo, pasok! Diba? Brother Banjo, pasok. Ay, di ba? Masarap yun. Ang mahirap pagdating natin sa langit, sasabihin ni Lord na, sino ka? Hindi kita kilala. Ay, naku, magde-deny na si Lord sa atin yan, no? Kaya dapat ngayon pa lang, maging wise na tayo sa buhay. Ang Diyos, ang totoong kayamanan, na kapag natagpuan mo na, huwag mo nang pakahawalan. At ang Diyos, ang katotohanan ay nasa kanyang salita na magpapalaya sa atin. Maraming maraming pong salamat. Ano man ang gagawin niyo sa araw na ito, ialay po natin sa Panginoon na parang hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat.